Good day mga ka-sports natin dyan. Choco Mucho Flying Titans, pinaghandaan nila ang kanilang laban sa paparating na PBL. Lalo na rin nga itong si Cici Rondina. Kahapon nga ay nag-highlight tayo kung gaano katatangkad ng F2 Logistics at ng Creamline Cool Smashers. At dahil nga sa vlog natin na iyan, napakomment nga itong si Catherine Ancino na sinabi niya pa-request po, Choco Mucho naman po, thanks. Yan ang kanyang komento. Narito na nga ang kanyang request mga ka-sports. Atin naman sisilipin kung gaano katatangkad ng Choco Mucho. Chak dito, mabibigla kayo. Kung madalas ninyong sinasabi na matatangkad ang F2 Logistics, pues nagkakamali kayo dyan dahil ang Choco Mucho pala ang may hawak na record na maraming mga matatangkad na players. Kung kaya't ayaw nyong mahuli sa isyung ito, panoorin nyo ang ating vlog na ito para makita nyo ang inyong mga paboritong players ng Choco Mucho Flying Titans kung gaano nga sila katatangkad. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi siyang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. Bago natin mga ka-sports, puntahan ang height ng Choco Mucho Flying Titans players. Inaanyayahan ko po pala ang lahat ng aking mga subscribers na mag-join po kayo sa akin. Dahil nga tulad ng sabi ko sa paparating natin sa 100K, ang ating silver button ay mamimigay nga tayo dyan ng mga papremyo. At kung hindi ka pa nakapag-join, ano pang hinihintay mo? Join na! Nanood ka na, nanalo ka pa! Narito na nga ang mga malulupit na players ng Choco Mucho. Number 1, Tony Rose Ponce, o mas kilalang Tang Ponce. Ang kanyang posisyon ay libero. May tangkad nga siya na 5'2". Hindi naman kailangan na sobrang tangkad mo kapag ikaw ay libero. Ang kinakailangan dito ay mautak ka talaga at magaling ka kumilatis ng bola. Dapat dito ay mabilis lang ang iyong kilos para ma-receive mo ng maayos. Magaling naman yan si Tang Ponce. Number 2, Jemineya Jem Ferrer. Ang kanyang posisyon ay setter. Ang kanyang tangkad naman ay nasa 5'2". Hindi man ganoon katangkaran ang ating Jem Ferrer, pero masasabi natin na kaya niyang makipagsabayan sa mga matatangkad na setter. At mautak yan mag-set si Jem Ferrer. At syempre, yan ay veterana na. Number 3, Dennis Michelle Lazaro Revilla. Ang kanyang posisyon naman ay libero. Ang tangkad niya ay 5'5". Medyo matangkad na itong si Den Lazaro. At syempre, isa siya sa ating pinakamagaling ren na libero dahil marami na rin siyang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball. Nababash man siya, pero alam natin na magaling naman talaga siya. Number 4, Sherry Ann Cici Rondina. Ang kanyang posisyon ay outside spikers. Ang taas niya ay 5'6". Hindi rin ganon katangkaran itong si Rondina, pero alam natin na sobrang bangis nito sa loob ng court. At syempre, may MVP award na rin yan. Number 5, Regine Ann Arrocha. Ang kanya naman posisyon ay outside spikers. Ang tangkad niya ay 5'7". Magaling yan si Regine Arrocha. Kahit nasa bench yan, kapag pinasok sa loob ng court ay nakaka-score. Number 6, Maria Lina Isabel Molde. Ang kanyang posisyon naman ay outside spikers. Ang tangkad niya naman ay nasa 5'7". Isa si Molde sa mga pinakamagaling ren na spikers ngayon ng Choco Mucho, kung saan nga ay bumalik na nga ang kanyang angking kagalingan dahil nga noon medyo nagka-injury siya, ay medyo mahina nga ang kanyang galawan. Pero ngayon, bumalik na ren ang kanyang kagalingan sa loob ng court. Number 7, Caitlin Viray. Ang kanya naman posisyon ay opposite hitter. Matangkad itong si Viray na meron nga siyang tangkad na 5'8". At magaling to mga ka-sports dahil kahit na babad nga siya noon sa bench, pero naitry siyang ipasok nang minamalas nga itong si Kat Tolentino, at kita natin na nagpakitang gilas nga itong si Caitlin Viray. Kahit masasabi natin na isa rin siyang weapon ni Coach Dante Alinsunurin. Number 8,
Desiree Winnea Cheng. Outside spikers ang kanyang posisyon at may tangkad rin siya na 5'8". Kung pag-uusapan natin sa mga palaban, si Cheng na yan mga ka-sports. Simula nang nasa DLSU siya hanggang sa ngayon ay sobrang galing niya pa rin maglaro ng volleyball. At kita natin na kahit marami na siyang napuntahan ng iba't ibang team, ay kaya niyang makisama at makipagsakbayan. Isa nga siya ngayon sa mga key player ni Dante Alinsunurin na kasama sa first six. Number 9, Maria Dina Isabella Wong. Ang kanyang posisyon ay setter at may tangkad nga siya na 5'8". Matangkad si Boss D. Bagamat kahit matangkad nga siya ay sumasablay rin minsan ang kanyang mga set, kung kaya nga nababas siya ng kanyang mga kritiko. At minsan na nga siyang binatikos at sinabi na ang kanyang mga set ay to the moon na. At maraming nagsasabi na laos na daw si Boss D, pa-hype lang. Pero mga ka-sports, ako na magsasabi na magaling yan si Boss D dahil nga nakapagpa-champion sila noon ng panahon niya sa Ateneo siya. Nakaisang champion naman siya bago siya mag-exit sa kanyang collegiate career. Kung kaya masasabi natin na talagang may talent naman talaga itong si Boss D na Wong. Number 10, Maika Angela Ortiz. Ang kanya naman height ay 5'10". Ang ating middle blocker na si Maika ay talagang magaling yan mga ka-sports natin dyan. Nasa bench man itong si Ortiz, pero kapag pinasok rin niya ni Coach Dante Alinsunurin ay talagang gagawa yan ng score. Dahil may angkin talagang palaban itong si Ortiz ng panahon niya pa sa UST at sa Cheritigo noon ay talagang kita natin na palaban siya. At palagi siyang kasama noon sa first six, pero ngayon nasa bench siya. Number 11, Cherry Rose Nunag bilang middle blocker ang kanyang posisyon. Ang tangkad niya rin ay 5'11". Kapansin-pansin na itong si Cherry Nunag, nang napunta siya sa ating national team ay lumabas rin ang kanyang angking kagalingan. Masasabi natin mga ka-sports natin dyan na pwede itong gamitin ni Coach Dante Alinsunurin para nga isama sa first six. Pero syempre, hindi nga maisingit itong sinunag sa first six dahil nandyan si Maddie Madayag at nariyan ang ating Bea De Leon. Narito naman ang ating number 12, Madeline Madayag bilang middle blocker. Ang tangkad niya rin ay 5'11". Kung mapapansin nyo mga ka-sports natin dyan, halos karamihan talaga ng Choco Mucho Flying Titans ay nasa 5'11 ang kanila mga middle blocker, maliban kay Maika Ortiz na 5'10". Pero halos 5'11 na rin yan si Maika Ortiz. Kung tutusin talaga, lamang na lamang talaga ang mga Choco Mucho pagdating nga sa height, dahil halos karamihan sa kanila ay matatangkad. Akalain mo 5'11 na nga itong si Nunag, 5'10 itong si Ortiz, 5'11 itong si Madayag. Narito pa ang dumagdag na si Aduki Christine Ogunsanya bilang middle blocker na 5'11 din. Alam natin na itong si Aduki Ogunsanya ay isa rin sa ating pinakamagaling na middle blocker, pero sa kasalukuyan hindi nga siya nakakapaglaro dahil sa kanyang tinamong injury. I hope na makapaglaro na nga siya sa paparating na PBL Invitational para nga maipakita niya na ang kanyang bagis sa loob ng court, dahil nakakamiss talaga ang kanyang mga quick attack. At syempre mga ka-sports natin dyan, hindi lang po si Aduke, Madi Madayag, Ortiz, Nunag ang matangkad, dahil narito pa ang isa, ang ating team captain na si Isabel Beatriz De Leon bilang middle blocker na naman na 5'11 at may any half pa yan mga ka-sports natin dyan. O diba mga ka-sports, sobrang tatangkad pala ng ating mga Choco Mucho Flying Titans team. At syempre, hindi lang dapat talaga tangkad lang ang puhunan, kinakailangan ay mautak rin sila mga ka-sports. Gaya nga ni Bea De Leon, kinakailangan na mag-stepping up siya, lalo siya ang team captain. Narito na nga ang isa sa mga pinakamatangkad at pinagmamalaki ng Choco Mucho Flying Titans, ang ating Katrina May Tolentino bilang opposite hitter na may tangkad nga na 6'2". Grabe mga ka-sports, ang tangkad talaga ng ating Kat Tolentino. Pero syempre minsan kasi mga ka-sports, kung sobrang babad na talaga siya, palagi ay medyo mahihirapan talaga mga ka-sports natin dyan. Kahit gaano siya kagaling, mapapagod rin yan. Kahit kinakailangan dapat talaga na meron siyang kapalitan, gaya nga ng ginawa sa kanya ni Coach De Brito, na kung
saan ibinabad nga siya ng gusto ng nasa SEA Games siya. Pero magaling yan si Catolentino. Ang ating head coach ay si Dante Alensunurin. So, yan nga po mga ka-sports natin dyan. Dahil nga nakuha nga ni Coach Dante Alensunurin ang ating sisiruntina, I hope na mag-podium na nga sila ngayon mga ka-sports. Dahil alam naman natin na sobrang pangit nga ng kanilang standing ng nakaraan nating PBL All Filipinos Conference. I hope na makabawi sila sa paparating naman na PBL Invitational. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, magagamit pa nila ang kanilang angking katangkaran sa paparating na PBL? Lalo higit nariyan na nga itong si Rondina. Kung sa tingin nyo sila ay makakapasok sa top 4 at magcha-champion, comment na lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. At syempre, para hindi kayo mahuli sa lahat ng kaganapan pagdating sa larangan ng volleyball, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Thank you so much. God bless.